Hi guys, ang ituturo ko ngayon ay kung paano ayusin itong digital weighing scale. So guys, ayan guys, i-on ko siya. So ayan guys, meron siyang power ang LED pero walang display na number. So paano ka nga makakapagkilo kasi walang display na number ang weighing scale. So tara, buksan na natin. So kailangan natin buksan para natin makita kung ano yung nasa loob. So guys, sa tingin ko yung ano niya, yung circuit board. So titingnan natin kung ano yung nangyari dun sa loob. So, kailangan natin buksan yung mga nandito. So ayan guys, bubuksan na natin. Oh, ayan na guys, nabuksan na natin. So analyze natin guys ha. So guys, ito yung board niya, circuit board niya. Tapos ito yung cord papunta sa LED, yung tatlong LED. Tapos ayan naman yung sa keypad. Yan yung LED, ayan yung sa keypad, yung cord na yan. So mahirap yan guys. Yung nasa ilalim niyang board na yan, andun yung mga IC. So ibig sabihin guys, naka-program yan kasi digital weighing scale. Ibig sabihin naka-program na siya. Kaya mahirap galawin. So, anong dapat natin gawin? Basic na dapat natin gawin na hindi natin gagalawin ang program niya o ang mga ano niya, mga IC sa loob, sa likod. So, ngayon, tinanggal ko muna yung cord ng keypad. Tapos ngayon, ito naman ang cord ng LED. Kasi nga, wala siyang display. Ibig sabihin, yung program, may power yung LED galing sa battery, pero yung power na nanggagaling sa program, walang lumalabas, kaya siya walang numbers. Guys, kaya walang number. Ibig sabihin yung program, anong nangyayari? Hindi nakadalo yung kuryente. O kaya, sira na yung board. So, ngayon guys, ang first step natin, kukuha tayo ng metal. O kaya, kahit anong metal. O, at sa akin, ang ginamit ko gunting. Kakaskas ko doon sa may pinang mga napapunta sa ano, sa keypad at saka sa ano, LED. So yan, kakaskas natin. Bakit po siya kinakaskas? Kasi yung kasi pa sa tagal niyan guys, nagkakaroon yun ng latak. Latak yung parang mga pawis tapos natutuyo. Ngayon, hindi na makadalo yung kuryente. Kasi kahit napakanipis yan na hindi mo makita yung latak, sobrang nipis. Hindi nadaloy ang kuryente kasi mababa lang ang kuryente niyan. Parang sa cellphone na nanggagaling sa program. Ngayon, kikis-kisin natin. Pag kinikis-kis natin, mababibrate yan. Tapos matatanggal ng kusa yung mga latak na hindi nakikita. So, ayan guys. Oh. Natitrigger din yung mga circuit niya dahil kinakaskas natin. So, hindi siya mag-short kasi tinanggal ko yung connection sa battery. So, ganyan lang guys. Huwag niyong i-short. Tatanggalin niyo yung connection sa battery para hindi siya mag-short pag kinaskas niyo. So, yan guys, ang basic step natin. Kasi, hindi natin pwedeng galawin yung IC niya. Tsaka, sa picture niya, wala talagang sira. Kasi, malinis na malinis. Maski ang mga capacitor, walang bloated. So, ang basic step, ito. Kilinisin natin yung mga terminal. Pin terminal yan, pin. Pin na connection papunta sa keyboard at saka sa LED. So ngayon, nalinis na natin, nakaskas na natin. Mild lang naman. Huwag yung sobrang kaskas, baka matanggal na yung ano. So ngayon, kakabit na natin. So, parang may mali. Unahin muna natin tong keypad para pag kinabit natin yung sa kabila, yung, ay sa LED, pag kinabit natin yung sa keypad, yung walang sa gabal. So ayan guys, na kabit na natin yung sa LED. Ngayon naman sa keypad. So ngayon guys, dadaloy na yung kuryente niyan. Na-stack lang yan guys na pag hindi yan gumana guys, ang sira niyan yung board. Yung board, papalitan natin. Pero ngayon, ito muna ang basic step. So ngayon guys, ay ang cord na yan, papunta yan sa battery. Tapos yung isa, papunta dun sa weighing scale. Yung isa naman sa charging. So ayan yan yung tatlo guys. So, ayun na guys, okay na. So, ngayon, ito naman, yung para sa pantimbang sa weighing. Ayan o. Oh. Yan ang, yung nasa ilalim, papuntayin dyan sa weighing. So, hindi natin pwede galawin yan.
kasi fix na yan siya. Pag ginalaw natin yan, baka magalaw natin yung pagka-program niya. So ang ginamit lang na ang inayos lang natin yung LED, wala kasi siyang ilaw. So ngayon, nakaskas na natin at naibalik na natin. So ngayon, isarado na natin. I-fix na natin yung ano niya, yung mga screw. Ngayon, ganun din sa kabila. So guys, ayan guys, naibalik na natin yung mga screw niya. So bago natin i-test uli, kailangan natin i-seal itong mga yan. Ibalik natin yung mga screw, isara na natin. So ngayon guys, nagawa na natin. Balik na rin natin yung plastic at saka yung metal na pang-weighing. So ngayon, ayan na guys. Isaksak na natin. Ngayon, i-on na natin guys. So ayan guys, nag-on na. So ayan guys, so, nakikita nyo may numbers na siya. Gumagana na siya guys. Ayan o. Sa in-screen ko pa ng mas malapit. So ayan guys. Thanks for watching guys. And see you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!